So, eto na ang pinakaunang reptile dito sa Schizopelma TV. Huwag natin patagalin pa. Supposed to be nung Monday pa sana to darating sa akin eh. Monday pa sana i-deliver pero nakiusap ko sa seller na Friday na lang kasi night shift ako ng Monday to Thursday. Yan. So, oops. Tatakpan ko muna. Okay. Pintahan natin guys ha. Pintahan natin. You know? Ayun, no? Ganda ng kanyang coloration, no? Tapit natin. Ayun, no? Oops! Ayun, no? Yung kanyang mukha, oh. Wow! Yan. Isang hognose snake. Oh, di ba? Hello! So, first time kong magkakaroon ng reptile pet dito sa SPTV. Ang cute niyo. Hello! May nakasulat dito ah. Okay, so siya ay isang toffee belly, 66% possible het albino. So nag-hatch siya noong 3rd of August 2020. So magti-3 months old na rin siya sa 3rd of November. At ito yung schedule ng mga pakain sa kanya. Tapos slash nag-shed siya noong 22nd of October, yung kanyang last na shed. Pagpapalit ng kanyang balat. So yan siya. Medyo aktibo. First time kong magkakaroon ng pet na snake. Takot akong buksan to eh. Tingnan natin kung manunuklaw siya. Yan. Medyo natakot ako eh. Hindi pa ako nakahawak ng snake guys, to be honest. So hindi ko alam kung paano ko to i-handle. Oh. Malabas-labas yung dila niya. Ganda oh. Grabe. Nature is an art. Ang galing. Oh, ang sweet. So, siya pala ay female. So, alam niyo na guys, magpapasuggest ako ng kanyang pangalan. Okay, so try ko siyang hawakan. Oops. Wow. First time kong maghawak ng snake. Ganda. Okay, so tingnan natin yung kanyang belly. Sakit lang ha. Sira po tong camera. So, check natin yung kanyang belly. Yung underside ng kanyang belly kung talagang toffee siya. Actually, nakita ko na eh. Pinicture na nang nagbenta eh. Pero, pakita din natin sa inyo. Yan, uy. Wow, focus. So, yung belly niya, pakita natin. Huwag kang magalaw. Medyo stressed out siya ng konti. So, yung kanyang belly ay, no? Toffee belly. Yan o. Diba? Parang expert ako ah. Pero toffee belly daw yan. You know, hindi ako expert sa mga snake guys. So, nagpapaturo lang ako sa mga katropa. Ayan. So, shoutout kay Sebastian Javier ng Milano, Italia. Maraming salamat sa mga turo mo. Grabe, medyo active siya. So, yung kanyang parents eh 100% het toffee belly tsaka 100% het albino. So, yun ang kanyang pinanggalingan. So, ang meaning ng het heterozygous. Meaning itong baby na to nanggaling sa different forms ng particular genes mula sa kanyang parents. Basta yun. Hindi ako expert sa mga ganyan. Si Miss Nika ng Arkansas Ball Pythons ang magaling sa mga genes, sa mga morph ng mga ahas. So technically, hindi ito ang aking pinakaunang pet snake. Dahil na kay Miss Nika yung aking pinakaunang pet snake, si Skits. So update kay Skits, eto, panoorin nyo. Napakaganda niya, palaki ng palaki. Eto eh, kakashed niya lang. Tapos yun, binibigyan ako ng update ni Arkansas Ball Python tungkol kay Skits. Hello daw po, SPTV! Ayan na si Skits ngayon. Ang laki na. So, pogi. There. Yan. So, yun. Shoutout sa Arkansas Ball Pythons. Check nyo yung kanyang YouTube channel. Napaka knowledgeable sa mga ahas. Especially sa ball pythons. Ganda. Diyan ka muna. Okay. Pasok. Yan. Kumaipit yung hug nose mo. Nope. Yan. So, ito ang kanya magiging
tahanan, isang plastic tub lamang. So kung mapapansin nyo eh, meron tayong heat mat sa ilalim ng enclosure. Ayan, ito yung ating thermostat. Tapos sa loob ng enclosure eh, meron nakalagay na thermometer para ma-measure ko yung init sa loob. Ayan, medyo warm, nasa 31, 32 degrees, ganyan. So saktong-sakto yung kanyang setup. So ito yung parang warm side, tapos ito yung parang cool side, pero hindi naman cool kasi yung aking temperature dito sa ating tarantula room nasa 22 degrees. So meron tayong thermo gradient sa loob ng kanyang enclosure para makapag thermo regulate yung kanyang katawan. Diyan sa Pilipinas naman hindi na kailangan gumamit ng thermostat tsaka ng heat mat kasi mainit na dyan Humid na masyado. So, basta yun guys. So, eto yung sinuggest sa akin na gamitin substrate ng seller. Lignocell substrate. Para sa mga ahas. Actually, yung ibang keepers ng hognose dyan sa Pilipinas ang ginagamit lang papel. Ganun. Simpleng-simple lang, no? Para daw mas madaling linisan. Mas madaling i-maintain. Pero, medyo makatira ako ng konti. Kaya gagamit ako ng ganito. Hindi ko alam kung ano itong substrate na ito Lignocell. Saan gawa ito? Okay. Ang hognose guys ay isang burrowing na ahas. Pero itong substrate na lalagay ko manipis lang. Tama na siguro yan, no? Pasensya na guys, no? Medyo newbie lang ako So yun, pinapakita ko lang yung aking pag-setup. Para kung may mali ako paki-comment na lang sa comment section para may tama ko at ma-provide natin yung suitable at comfortable na habitat para sa ating hognose. Chill. Yan. Siguro dito lang. At finally guys, kanyang hide. Dito siguro sa cool side lalagay. Ganyan. So, eto na siya ang ating pinakaunang reptile dito sa SPTV. Halika na, girl. Halika na, girl. Lagi kong sinasabi yun, no? Halika na, boy. Halika na, girl. Yan. Isang cold-blooded na creature dito sa SPTV. So, explain ko lang na kung bakit sila tinawag na hognose. Upturned yung kanilang stouts. Yan, ginagamit nila yan sa paghukay ng kanilang lungga. Yan, no. Diba? Kakaiba yung kanilang uso. Kaya tinawag na hognose. Tapos sa mga nagtatanong, mga nagtataka dyan kung malakas ba ang venom nila, hindi po. Parang bee sting lang yung kanilang venom. So kapag nakagat ka nito parang konting pamagalang. Pero syempre, kung meron kang allergic reaction sa kanyang venom, medyo mas malala ang epekto. At etong mga hognose, hindi naman basta-basta nangangagat. So, ang kanilang defense mechanism, nag-hiss sila. Kapag natakot sila, kapag nag-hiss sila ng konti. Kung narinig nyo. Yun, kapag threatened sila, nag-hiss sila. Tapos minsan, parang nag-jab-jab sila ng kanilang uso. Kaganon-ganon sila. Pero hindi naman talaga nangangagat. Sabi sa nabasa ko kapag alam nila na hindi prey yung nasa harap nila hindi nila kinakagat, no? Kapag masyadong malaki sa kanila, ganun. Nag-strike sila pero hindi nakagat. Yan, tapos sila isang diurnal na snake, meaning active sila during the day. Yan, kala mo expert no? Dami-dami sinasabi. So ibaba ko na siya, no? Yan, landing na siya. Yun. Sweet. Diba? Pagmasdan natin. Galing, diba? Oh. Ang sarap pagmasdan. Galing. Dapat pala noon pa ako bumili nito O nga pala, check natin. Pinapa-confirm sa akin ni Sebastian yung kanyang tail Doon daw malalaman kapag male or female Kapag yung dulo ng tail manipis at pointed male. Pero kapag mataba at short female. So yan, tol Sebastian, ano sa tingin mo? Tama ba yung gender na
ginamit sa pagbebenta sa akin. Ang hognose na ito, sabi ng seller female daw. So yan tol. Female ba yan tol? Yan, para namang female no? Round siya na short. So parang female yung itong hognose na to. Tapos yun ang kanyang toffee belly. Gulo siya. Yan. Oops. Oh. Ito yung isa sa kanilang defense mechanism din, yung grace ng kanilang ulo. Nakala mo yung cobra. Yun, nag-kiss siya. Isa sa kanilang defense mechanism. Tapos, sabi pa sa nabasa ko yung kanilang neck, parang nag-flattened kapag threatened sila. Ito, hindi pa naman. Hindi ko pa nakikita. Oops. Makatakas ka kaya? Hey, hey, hey. Hey. Hindi ko makakatakas, no? Yan. Hug nose. Ang kulit eh, no? Ayan. So, hanggang dito na muna. At sigurado stressed out na tong ating alaga dito. Diyan ka na magtago sa hide mo. Diyan. Diyan ka na muna. Maraming salamat sa panunood ng aking pinakaunang ahas. Pinakaunang reptile dito sa SPTV. Next month, meron tayong malupit na sorpresa. Ang pinaka-aabangan ng lahat. So yun, maraming salamat. Set up na muna natin siya dito sa kanyang heat mat. Siguro itong water dish ang nasa ibabaw ng heat mat para mag-provide ng humidity sa loob. Ayan, na okay na siguro yan. Hindi naman siguro siya makatakas dito. No? Sana nga. So yun, maraming salamat guys. Chill lang tayo lagi dito sa Schizo Pelma TV.